Tiniyak na ang Commission on Elections na magiging masusi ito sa pipiliing sistema o teknolohiya na gagamitin sa internet voting ng mga overseas Filipino workers sa midterm elections sa 2025. Yan ang Headline Pilipinas ni Joyce Balancio. Joyce. Yes, Tony. Matapos nga i-anunsyo ng Commission on Elections o COMELEC ang plano nitong internet voting para sa overseas Filipinos sa 2025, inaasahan ni COMELEC Chair George Erwin Garcia na makapaghahanda na na maaga ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa transition na ito. Sabilang dito ang kakailanganing procurement o yung pagbili ng mga bagong teknolohiya o sistema para sa e-voting. Tiniyak ni Garcia na magiging masusi ang COMELEC sa pagpili sa gagamiting sistema para matiyak na hindi maapektuhan ang integridad ng resulta ng eleksyon, lalo na kapag nagtagumpay anya ang 2025 e-voting, posibleng ipatupad ito sa bansa sa mga susunod na eleksyon. Nakikita rin ni Garcia na magre-resulta ang internet voting sa mas mataas na turnout ng mga overseas voters. Ito'y dahil ng 2022 national election, nasa 1.6 million lamang sa higit 5 million na overseas Filipinos ang nakapagparehistro at sa bilang na ito, 39% ang ukatumbas ng 600,000 ang tumuloy sa pag-vote. Sabi ni Garcia, inaasahan niyang tataas o posibleng dumoble pa ang bilang ng overseas voters dahil posibleng atin lamang ng 5 minuto ang pagboto sa pamamagitan ng e-voting platform. Nananawagan naman si Garcia ng suporta sa iba't ibang hensya ng gobyerno kasama na rin ang Kongreso sa posibleng kakailanganin budget para sa programa na ito. Para sa Headline Pilipinas, Joyce Balancio, EBS-CBN News. Maraming salamat, Joyce.